toxic and negative Filipino ka ba? So, ang mga toxic and negative people is 80%. And 20% of them are positive. And nag-focus kung ano yung mga kailangan nilang gawin sa buhay para maabot nila yung gusto nilang marating. And some of these 20% shares their positivity to change people from that 80% who's toxic and negative. Kasi, reality, mga kababayan, mga kaibigan, yung mga toxic and negative ay nasa paligid mo lagi yan. Minsan, sa mismo mga kakilala mo, mga kaibigan mo, kapatid mong kaibigan, mga kamag-anak mo, mismo kapamilya mo, nandiyan yan, hindi yan nawawala. Parte yan ng buhay. And the worst is, dahil 20% na lang yung mga positibong tao, tulad mo, tulad ko, hindi natin alam kung nababawasan tayo ng dadagdagan pa. Pero I believe na nababawasan to. So, that's why na kaya ko ginawa itong video na to. So, ibig sabihin, meron kang mga nararanasan dyan sa paligid mo, kaya pinapanood mo video. So, back to our topic. Sa mga 80% ng mga negatibong tao, toxic, isa na dyan yung mga kakilala at mga katrabaho ko na imbis na makipagtulungan, imbis na maging productive sa trabaho, sila yung mga gumagawa ng mga negatibong bagay para masiraan ka, hindi mo gawin yung mga dapat mong gawin, o kaya isumbong ka sa mga bosses natin, sa mga amo natin. Tulad din sa pamilya, na mga kapatid, mga pinsan, o sa mga kung sino pang mga kilala mo dyan na malapit sa'yo, na kapag meron kang mga ginagawa kakaiba na hindi nila kayang gawin, anong ginagawa nila? Hinihila ka nila pababa para hindi mo matuloy yung ginagawa. Lalo kung nakikita nila na parang papunta ka na dun sa mga bagay na hindi nila akalaing pwede mo na. And then pangalawa, yung mga tao na masyadong focus sa'yo o focus sa ibang tao. For example, kapamilya mo, halimbawa, ikaw, bata ka pa, nagpasawa ka na, gumadami na yung mga anak mo. Pero alam mo, ako noon, sabihin nila, ako, sa edad mo na yan, nakuha ko na ang gusto ko. Mga kababayan, gusto kong maunawaan ninyo na bawat isa sa atin, hindi pare-pareho yung kanilang laban o yung laban natin ay hindi pwede ikumpara sa naging laban nila noon. Lalong-lalo na ngayon, iba na ang mundo natin ngayon kaysa noon. Kasi madalas ganyan, may mga tao talaga na imbis na itulak ka para mas maging productive ka pa, maging magawa mo yung parte mo kahit may pamilya ka na, kung ano pa man mga obligasyon mo dyan, mga responsibilidad mo, bibihira sa yung tao na tutulungan ka kahit man lang taniman ka ng mga bagay na o mga salita, mga tamang salita o motivasyon o motivations para ganahan ka pa sa buhay. Lumaban ka pa kahit iniisip mo na may pamilya na kasi ako. Hindi ko na magagawa yung ganito. Hindi ko na magagawa yung ganyan. Paano ko na magiging mabibigay yung mga pangangailangan ng pamilya ko? O kaya sa pag-aaral, naku, wala nang pera yung magulang ko. Paano na ako makukuloy sa pag-aaral? May mga oportunidad para gawin yun. Para, ibig sabihin, meron ka pang mga pwedeng gawin. O sasabihin na naman nila, kasi ganito, may pandemya. Wala. So ang punto ko dito, imbis na itulak ka, maging positibo ka pa, lalo. Sila mismo, yung nakapalibot sa'yo, ang magbibigay ng mga dahilan para maging negatibo ka. Maging negative ka mag-isip na parang wala ng pag-asa. At hindi na iiwasan na yung nangyayari pa to, yung mga ikukumpara ka sa kanila. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi pwede ikumpara yung sa'yo at yung sa'kin. Ngayon, dumako tayo sa 20% ng mga positibong tao tulad mo at tulad ko. Ikaw ba, kaibigan? Yan ba 20% na yan? Yan imaginary computations lang yan. Pero, ang pinagpapasayan ko dito, kasi mas marami talaga negative kasi kahit saan nandiyan yan.
sa mga experiences ko kahit saan lugar meron ganyan. So sana, pero alam ko naniniwala ka doon. Ang nakakalungkot lang, hindi natin alam kung 20% na nga lang o baka bumaba pa. So ang goal natin is to positive the other people. Na maging positibo sila, lalo-lalo ngayon may pandemic. May health crisis tayo buong mundo. At marami sa ating mga Pilipino ang nawalan trabaho. Tama. So ngayon, paano tayo mag-iisip? Ako man, naranasan ko ng 5 buwan na walang trabaho. Swerte ko, nakakuha pa ako ngayon. Hindi kalakihan ng sahod, hindi yun importante. Pero some people, na ikukumpara yung sahod mo sa iba. Nakakalungkot, no? Negative talaga sila mag-isip. Imbis na, ay okay na yan. Kasi, sa panahon may krisis, nagkaroon ka pa ng trabaho. Swerte mo. So, pagbutihan mo. Imbis na yun ang maririnig mo, nako, baba ng sahod mo, mas malaki yung ano, dumag, antayin mo si ganyan, baka maghanap sila ng ano, no? Ang kailangan lang natin gawin dito, pagtiyagaan mo na yan, kasi nandiyan ka na. Yun ang binigay sa'yo ng nasa taas, para magkaroon ka ng kita kahit papano. Gumawa ka na ng paraan, kumita pa ng iba. Hindi kasi ganoon ang mindset ng iba, ng karamihan, yung 80%. Kasi pinofocus lang sila dun sa kita mo. Hindi sila nag-iisip na baka nag-iisip ka na kumita ka na lang muna ng iba. Extra income. Hindi nila sinabi sa'yo, oh, okay na yan. At least may trabaho ko ngayon. Yung karamihan walang trabaho kasi may pandemya. Ang gawin na lang ganito, mahanap ka na lang pwede mong mapagkakakita ang iba. Diba? Yun ang nakakalungkot. So, ayan. Sana, isa ka sa 20%. Kasi ako, masasabi ko, isa ako. Kaya ako.